Si Kuya Luis mo, nasaan siya nung ilang taon ka na? 11 po lang yung nakikinig po ako. 11? Pero anong start, anong taon kang nag, ano? Mga sa tingin mo na, mga 9? O mas bata pa? 8? Kasi mga tito ko po yung kasama. O tignan mo, 8 siya. Nasa bukid naman siya. Nagana ng itik. Anong ganong kainit yun? Ang aking anak din. Biglang dito. Kabigla po ako. Okay, ang Kuya Luis naman. Lapit ka na. Yan yung kadit sa kanya, sa likod. Ang bayan ng ating Kuya Luis ito. Sa mag-aaral po siyang mabuti. Yung pag-aaral po niya is gawin po niyang inspirasyon yung ginagawa po ng family po niya na sakripisyo. Kasi po, pag napagtapos po siya ng pag-aaral, yung mga kapatid naman niya po yung tutulungan niya para maging successful po sila ngayon po. And yung barkada na yan, pwede mo tanggalin yan kasi yung barkada hindi nawawala yan. Pwede mo, ano yan, pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, pwede mong balikan yan. Pero yung pag-aaral, kasi pag tumanda ka na, mahirap nang bumalik. Kaya lagi mong isipin na kailangan natin masunahin yung pag-aaral natin. Kasi dyan tayo natututo sa mga mahirap na yan. Lahat naman tayo dito, dadaan sa mahirap na pagsubok na yan. Pero mas mainam na yung mauna yung mahirap na pagsubok kaysa mahuli yun. Para after that, yung ano naman tayo, maging masaya naman tayo sa buhay, yung kakalabasan yan. And yun lang, mahalin mo yung family mo, and isipin mo yung mga tumutulong sa atin, ganyan. Na nagsasakripisyo sila. Saka yung sa pag-aaral, yung mga ganyang baon, isipin mo yung iba din nating kaklase, ganyan din. Mga mahirap lang din sila, pero mas pinipilit nila mag-aaral kahit wala silang baon kasi kasi pagka nakapagtapos na sila, ano, meron na silang ano yan. Magkakaroon sila ng bahay kasi successful sila. Kaya, yun, mag-aaral ka mabuti. And nandito lang kami ng Teka Long Kids. Thank you. Aaral ka mabuti. Suko na ako. Ayun na lang ang ano, camera mo.